Alam mo ba kung ba't lumalabo ang mata ng tao ngayon? Sa akin, feeling ko lumabo na akin. Ito lang, bakit? Lately lang, past month lang. Alam nung nag-medical ako, okay pa eh. Alam mo bakit? Bakit? Kaya pala lumalabo lately ang mata ng mga tao ngayon. Kasi hindi na sila lumalabas. So, sanay sila sa malalapit na bagay. Yan, cellphone, computer screen, laptop, tablet. So, masanay silang tumingin sa mas malapit. Therefore, pag tumingin sila sa malayo, malabo yung mata. In contrast, doon sa mga bata or tao sa probinsya, dahil sanay silang tumingin sa malayo, sobrang linaw ng mata nila sa malayo. Kasi yung parang lens na nakapokus na gano'n. Sanay sa malayo, yan, diba? Oh, sanay sa malayo. Pero, mapapansinin mo, yung mga tao sa probinsya, pag tumanda, hirap silang tumingin sa malapit. Kunwari, magsasaka. Ha? Magsasaka yung tatay mo. Sana yan sa malayong tinginan. Pero pag tumingin okay na sa cellphone, yung mga nakaganon na. Pero in contrast sa mga tao sa city. Pero hindi yata lahat naman. Hindi nga lahat. Dahil ang trend nga, cellphone, tablet. Basta malalapit na tingin. Totoo, tama. Kaya pag ano, babalansin mo na palalabasin mo rin ng bahay. Dapat talaga meron. Which is damay ka. Alam, babantayan mo yung bata. Hindi yung babantayan. Siyempre, activity mo, sumali ka. Ayun nga, I mean, kasama sa activity yun. Kasi nga, babantayan mo technically yung bata. Oo, oh, para hindi yung na-enjoy siya ng na... Diba, minsan happy ka yan eh. Automatic mararamdaman mo yan na, uy, tahimik ka. Sa cellphone. Tahimik ka. Or nakatutok. Tahimik ka, magagawa ko yung gusto ko ah. Happy ah. Pero iba pa rin yung hands-on eh, diba? Yung nasa labas kayo, walang connection, walang wifi. Pero yung isang belief ko nga doon, kasi diba yung mga ano, mga modern parents ngayon, ang isa sa paniniwala nila, ay, hindi ko gagawing addict yung anak ko sa tablet. Hindi, tool din kasi yun na easy access sa ano, learning. Ito nga matindi. Diba, ang mindset nga most nung mga ganon, hindi ko gagawing addict. Sa ngayon? Yung ganon, yung anak mo sa tablet, sa cellphone. Tayo matutok. So, pagbabawal mo. Pero alam mo ba dahil pinagbabawal mo, psychologically, mas nagiging engaged yung bata. Basta, oo. Na pag pinagbigyan mo, oo. Mas nahahapin. Totoo naman yun. Katulad sa atin nun. Sa computer. Kasi sa Game Boy. Di ba? Mas nanggigigil ka eh. Kasi bawal. Oo, di ba? Pero kung kunwari baliktarin mo ah. Pagsawa ka siya dyan. Oo. Nagsawa. Anong gusto mo gawin? Pero tayo. Yun yung babalansin mo naman, yung magsawa, pero hindi depende. Mahirap naman kasi yung ano eh, maging... Yung natutok na doon, nasanay na doon. Kasi nahirapan naman yung pag-socialize, di ba? Kasi yung nangyayari sa mga modern parents... Naging introvert na. Ang nangyayari doon sa ano... sa modern parents ngayon, pag umiyak yung bata, ang ginagawa... Tapos yung magiging tipong ano ka na, yung nagtatrabaho kayo mag-asawa. Tapos naging neat o kaya weeb na yung anak ko. Yabu. Yung isang nagiging cons nung ganun, nagiging dependent, di ba? Ang nagiging problema, kunwari, para lang matigil yung iyak ng bata. Lalapagan ng ganun. Tablet na may kokomelon. Lalapagan ng ganun. Para lang hindi mo na maranasan yung pag-iyak. Pero dapat, ikaw as magulang, actively engaging ka kung paano mapatigil yung iyak. Dito po yun. Kasi tayo naman, wala tayo noon. Na ganun. Ayun na naman tayo ah. Bias tayo sa panahon natin. Hindi tayo bias. Bias tayo. Hindi tayo bias. Bias pre. Tayo, man. Hindi. Yung dati kasi, hindi naman tayo parang accessible sa yung kokomelon. Wala kasi tayong ganun noon. Oo nga. Eh, hindi ibig sabihin noon na meron ka noon ngayon, gagamitin mo all the time. Oo nga. Pero kasi, dahil ready. Pero hindi tayo bias. Hindi. Bias tayo. Alam mo bakit? Bias tayo kasi nga, hindi tayo nabuhay sa panahon ngayon na bata tayo. Isipin mo ah, kung ikaw bata ka as late Gen Z o Gen Alpha, ang alam mo lang or nakagisnan mo lang, may tablet nang ready dyan. May cellphone nang ready dyan. Ang tanong, iaano ba agad sa'yo? Ayun na, yun yung role mo as magulang. Pero as bata, kung nandun lang, nakaready lang lahat, tapos walang gabay ng magulang or walang disiplina ng magulang, syempre, kukunin mo yung tablet, kukunin mo yung ano. Paano kung TV lang? Wala ko nyari yung tablet na yan. Ganun din yung ano, ganun din siguro yung views sa atin ng mga boomer saka ng mga Gen X. Na, ayun, nabuhay kayong may TV, kami nun, wala. Ganun lang din yun, in translation, kayo, nabuhay kayo ngayon may tablet at cellphone. Hindi, ngayon may tablet at cellphone, di ba? Paano kung as nag-grow tayo sa parehong
Ayun yung blessing natin. Parehong ano, di ba? Oo. Parehong parang generation. Eh. Yung kinalakihan natin, TV lang eh. Na may konting cellphone. Oo, TV na may konting cellphone, na paangat na yung cellphone. Mm-hmm. So, iba naman ang TV ngayon, pre. Sabi sa kahit naman sino tanongin mo, smart TV yan. Hindi mo naman kailangan i-dungdung yung cellphone o yung tablet dun sa bata eh. Pero alam mo, sa... Pero sa TV lang naman, di ba? Secondary na lang ang TV. Ang TV? Oo. Alam mo yung TV ngayon, malaking tablet lang. Oo, kasi smart TV. Kasi basta may... Paano pa nga yung TV mo pag hindi smart TV? Basta may Netflix ka. Hindi, pag yung TV na binili mo hindi smart TV, parang ano gagawin ko dito? TV Plus. Pwede na lang kung lolo ka. Nasanay ka dun sa Digibox, mga ganun, antena. Eh, minsan nakakamiss yun as, ano, as normal na tao. Hindi, as panahon, as product ng panahon natin, nakakamiss. Yung alam mo yun, yung hindi mo control yung napapanood mo. Yung kasi yung Netflix, pili, putik na ubos yung oras mo, isang oras ko pa may pili, wala akong mapili. Eh noon, may anticipation, di ba? Doon, anong palabas dito? Lipat channel. Ay, walang magandang palabas, lipat ko na lang ulit dito. Yan na lang. Dahil sa kamatin din may schedule. Oo, yun. Dahil may schedule, may kalaban ka, nanay mo, tatay mo. Kalaban ano mo, na, ilipat mo na yan doon. Basketball, o telenovela, o Ghost Fighter. Tapos papanood mo anime.